nagsusumikap na buhayin ang anak ng mag-isa, ngunit di pa rin mapigil kutsain ang karamihan. interview lang. Oh, sige. Tanong ko lang, ano bang tingin mo sa mga single mom? Ayun, oh, sige ma'am. Mga single mom? Kasi... Ano? Bakit? Ba't mo naitanong? Hindi, ano bang tingin mo sa mga single mom? Ano ba, yung parang okay lang ba sila lagi? O ano? Ay, hindi sila okay. Yung mga yan, fighter yan. Sa buhay, ha? Yung sila yung mga matatapang sa buhay. Alam ko sa buhay kasi hindi naman okay. Kay babae, kay lalaki, yung nagwawala, mga nagmumura sa kalsada, nakikipag-away. Di ba, may mga babaeng ganun. Hindi matapang ang tawag doon. Yun yung mga duwag. Ang totoong matapang, isa yung mga single mom. Single parent. Kasi, hindi yan papayag magutom yung anak niya. So lahat, hanggat maaari, gagawin niya ayon sa kakayahan niya sa pamamagitan ng legal na paraan. Hindi na gagawin niya. Kaya pala yun po kasi ang mga na-encounter ko kasi ng mga single mom, kasi ano eh, parang nagre-reklamo sila sa buhay nila, yung parang wala na silang mabuhay sa mga anak nila, kung saan nila sila tumatakbo. Meron kasi yung ganun eh, di ba? Yung mga nakikita ko, yung mga hindi lang, palagi natin sa mga, hindi lang sa tunay ba, sa mga namalabas ng pelikula, di ba? So, parang doon nila nakikita yung nagre-reflect sa katauhan nila yung pagiging single mom na talagang hirap sa buhay, ganun. Talagang walang maibigay na ano na mga pangangailangan ng mga nakaanak sa kanila, di ba? Yun yung nakakaawang part ng pagiging single mom. Kasi nagsiselfie yan, naawa yan sa sarili niya eh. Kasi bakit ako ganito? Hindi na nga ako pinanagutan o nakabuntis sa akin. Tapos ito pa, hinahabol ko pa yung kakainin ng anak ko, mag-aaral pa to, lumalaki. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya yan dun sa time na nangangailangan siya ng panggastos, na nangangailangan siya ng pera para dun sa bata. Pero, pag may pera na siyang hawak, ipaliwanag mo sa kanya na yan yung bunga ng kalandian mo nung araw. Kasi hindi ka nag-isip. May nagawa kang pagkakamali. Sa lahat ng pagkakamali, may kahit pa paano may babayaran, may kabayaran niyan, kumbaga. O ito yung kabayaran ng kapokpokan mo nun. O bumigay ka. Tapos, binuyo ka na. May asawa man yan o binata, binuyo ka na ilaglag. Pero naging matapang ka, hindi mo inilaglag yung bata. Binuhay mo. O ito na ngayon yun. Magsusumikap ka ngayon. Kaya nga siyempre, parang ano eh, pag tinignan mo yung mga single tenant, parang nakakaawa sila. Tinataguyod nila kanilang mga anak sa sarili lang nila. Pero sa akin, para sa akin, saludo pa rin ako dyan. Oo, naman. Mga single parent na talagang mag-isa lang silang bumubuhay sa kanilang mga anak. So, may kilala ako single parent, ang name niya parang Shane sa TikTok. Pero napakagaling ng pananaw, hindi ko alam apelyido, parang Shane Diamond, parang ganun eh, brilliant, basta ganyan yung apelyido. Ang galing niya, alam ko single mom siya. Maganda, may tsura. Pero yung ano niya, yung pananaw niya sa buhay, ano siya, hindi niya sinisisi yung mga tao, hindi siya, may walang self-pity na nagaganap sa kanya. Alam niya kailangan niya lumabang para sa anak niya. Pero ano, tanong kita, paano bang number one cause ng mga... naghihiwalay na ano ng mga kanyari mag-boyfriend ganun na meron silang mga anak, ano mga cause na paghihiwalay nila, yung mga mabigat na dahilan ito ha, unang-una kung bata sila pareho, hindi sana yan sa responsibilidad eh, hindi naman sila anak mayaman, yung anak mayaman nga nahihirapan eh, yung dalawang milyonaryong nagkabataan na nagsama, nagbabangayan eh, di lalo na tong eksakto lang yung kakainin. Tapos mangingipas sa nanay ng pambili ng diaper, hindi makakuha ng trabaho yung lalaki. Eventually, maghihiwalay yun. Una sa age, tapos yung age difference, isa yun. Medyo may edad yung isa, tapos syempre financial. Number one, yung financial. Financial. Yung iba nga may financial na naghihiwalay pa. Dahil sa selos naman, mga, kumbaga lumilevel up na yung problema. Pero yung pinaka, pag nagutom yung isa, hindi na dahilan yung nawawala, kumbaga nawawala yung pagmamahal pag wala nang kakainin. O di lalo na kung may bata na. Diba? So, ano ang maihahatid mo sa mga single parent na katulad nila ng mga pinag-usapan natin ngayon? So, ano masasabi mo sa mga single parent? Sa mga single, especially mga single mom, kasi kaming mga tatay,
yung mga lalaki madaling dumiskarte yan eh para sa ikabubuhay ng bata. Pero sa mga nanay, napakahirap niyan lalo na kung bata ka pang nagkaanak na buntis. Ano lang una ay maniwala ka sa Diyos, paniwala mo ako, dasal number one 'yon. Kasi ang Diyos may special sight yan eh, may special na pagtingin sa mga single mother. May naniniwala ako sa ganun. Pangalawa, kailangan mo mag-extra effort, magsikap ka. Wala na, nandiyan na yan eh. Palalaki mo net. Ang swerte mo ha, kasi pagdating ng future mo, pagtanda mo, may isang mag-aalaga at sa'yo magpapakain. Yan yung batang yun. Sa ngayon, huwag mong basag-basagin yan. Yung kairita mo, pag nakikita mo siya, nakikita mo yung tatay niya na iniwang ka, huwag mo sa kanya i-bosyo sisi. Blessing ng Diyos yung batang yan. So, yun nga, yung kailangan maging ano sila, maging matapang. Maging matapang sa buhay, ha, sa buhay. Hindi yung warrior ka sa bunganga. Maging matapang ka sa buhay. Pag wala nang kakainin, wala nang gatas, bangon. Hindi mo kailangan, huwag mong sanay sarili mong lapit ka kay mami, lapit ka kay daddy sa biyanan nung, I mean, sa parents nung lalaki na kabunti sa'yo. Eventually, matatapos yung tulong niya mga yan kasi hindi naman lahat yan mayayaman eh. Kikilos at kikilos ka pa rin. Bibigyan ka lang niya ang pambiling gatas, pambiling diaper, paulit-ulit. Pag yung check-up na, hindi mo alam kung sino hihingihan mo sa dalawang sa mga parents mo ba o sa parents niya. Kasi hindi naman lahat ng mga nakaanak sa mga single mom, 100% ibibigay nila sa kanila, di ba? Oo, tama ka, tama ka. Mahirap din yung buhay nila. Lalo na kung ano yung mga trabaho na meron lang sila, di ba? Oo. Ano lang may abot, yun lang talaga. So, kailangan pa rin talaga na magsumikap pa rin yung babae. Oh, basta at the back of your mind, lagi mong, para hindi ka nagsiselfie, hindi mo kinawaan sarili mo, at the back of your mind nga, isipin mo na, ito yung bunga ng kalokohan ko nung araw. Nagpakasaya ako eh. Okay, nagparty ka, one time o maraming beses, nagbunga, ito yun. Pagbabayaran ko yun sa pamamagitan ng pag-aruga dito sa naging anak. So, yun nga, kailangan matuto rin sila, no? Yung sa mga single parent na nagkaroon ng anak na ayun, na disgrasya lang. So, wag na lang nilang ulitin uli yung mga nangyari sa ganun, di ba? Tama, oo. Sila yung matatag, strong sa buhay kasi naka-learn na sila from that experience na nabuntis. Kaya mga strong yan, nakakabilib yan. Kaya saludo tayo sa lahat. Ano naman sa atin mo sa single mom? Single mo sa atin yung parent? Saludo kami sa lahat ng single mom. Especially, single parent pala. Especially sa mga nanay na single. Kasi nando dun sa lugar, ano nila eh, poder nila yung bata. Oo, diba? Yun eh. Kaya saludo kami sa lahat ng mga single mom dyan. Huwag niyong pababayaan ang inyong mga anak. So, yun. Ikaw, ano mo sa mga single parents? Saludo ako sa inyo, sa mga single mom. Sa mga single mom dyan, single, kayo mga single. Laban lang ha, laban. Yun. Laban lang. Yun. Single parent. Single parent dyan ha. Oops. Ikaw, single parent. Ako hindi. Single lang, walang parent. Guys ha, laban lang sa mga single dyan. Okay.